Aquarius, spirit guide messenger po. Okay, Aquarius, ikaw ngayon ang huhulaan ko, no? Bibigyan ko kita ng reading ngayon, ano? So, tungkol to sa pag-ibig mo, no? Titingnan natin kung ano ang pag-ibig mo. And then, ito ang gagamitin nating baraha. Meron tayong oracle card, and then meron tayong main card. So, sa itong ating oracle card, ano? Kukuha tayo ng tatlo, and then yung mga lumabas na mensahe, titingnan natin sa ating main card kung bakit siya lumabas, ano? And kung ano ang mensahe ng oracle card sa inyo, ano? And then, nakikita nyo, meron akong mga number dito. Merong 1, 2, hanggang 30, 31. So, 1 month po to. Magmula, halimbawa, ano ngayon? August. Halimbawa, August 1st, 2nd, hanggang 30, 31, ano? So, dahil Aquarius, kayo ay pinanganak ng ano ba kayo? January 21 hanggang February 19. Pero kasi, ang Aquarius kasi, no? Kasi ang February, merong 28 days at 29 days. So, depende kasi ang ano yan, ano? Every 4 years kasi ang cycle niyan, di ba? So, yung iba kasi, ang ano bang, ano yan? Meron silang inaano eh, na merong nagko-compute ng January 20, hanggang February 18. Pero ngayon, ang gagawin nating computation, January 21 hanggang February 19. And then, etong mga number na to, gagamitin natin ito para sa, kasi marami sa inyo, ano, nagsisend sa akin ng, sa messenger ko, ano, sinasabi na, ma'am, paano ko po malalaman kung sino po ang aking twin flame, soulmate. So, actually, sandali lang, kukuhanin ko yung Bible ko, ha. Sorry, pinotes ko muna. So, meron po akong Bible. Ito, Bible to sa numerology. Ngayon, pasensya na ha, kasi nakasulat ito lahat sa Japanese. So, ngayon, meron tong computation. Pwede nating computin yung inyong birth. Birth nyo, year, month, date. And then, malalaman natin kung sino ang inyong soulmate. Okay? So, medyo mahirap ang computation, ano? And then, since na ang mangyayari, ang computation natin is January 21 hanggang February 19, so maraming computation ang mangyayari. So, gumawa ako ng 1 to 31 na numero. Dito tayo pipili. Just like, halimbawa, nakakuha ako ng number 1. Kukuha tayo siguro mga tatlo rin, ano? So, 1, let's say, nakakuha tayo ng 27 or 14. So, ngayon, etong 27, dahil kayo ay January 21 hanggang February 19, meaning yung mga taong pinanganak ng January 27, aalamin natin, kukumpute natin yung kanyang birth date, ano? Since na pinanganak kayo ng January 27, okay? Aalamin natin, sorry ha, hindi ko alam kasi kung anong year nyo, ano? So, ibibase ko na lang po sa January 27. Then, gawin nyo na lang reference yung ibibigay ko sa inyong, ang tawag dito, month and date ng soulmate nyo. Okay? Malamang siguro hindi accurate kasi hindi ko alam yung year nyo, no? So, ibabase ko lang to sa inyong month at inyong date. So, ang napili natin, for example, 27, so January 27. Okay? Then, magbibigay ako kung sino ang soulmate mo, yung kanyang birth month at date. Okay? So, gagawin nyo yung reference. Then, ganun din to sa, ito naman kasi 1, so meaning February 1. Ito naman 14, meaning February 14. Okay? Kasi January 21st hanggang February 19. Okay? Kung just in case nakakuha ako ng 19, ano? So, meaning February 19 yan. Okay? So, yan ang gagawin kong rules dito sa card na ito, no? Sa mga number na ginawa ko. And then, katulad na sabi ko kanina, ito pang oracle, ito pang ating main card. Okay? So, babasbasan ko muna lahat itong ating card ng ating citrus aroma oil. And then, babalikan ko po kayo, Aquarius. Okay? Sandali lang. So, Aquarius, ito na po ang iyong baraha, no? So, meron tayong tatlong oracle card. Aalamin natin kung anong mensahe niyan. And then, ito na po yung ating main na baraha. So, meron tayong 7 of Cups, 6 of Wands, 6 of Cups, the World, the Chariot, the Fool, 2 of Pentacles, Ace of Wands, 3 of Swords,
Five of Wands. And then, kumuha na rin po ako ng tatlong numero. Yung sabi ko kaninang card, ano? So, meron po tayong 7. And then, eto, may underline siya. So, meaning number 9 po yan. And then, meron din tayong 15. So, mamaya, explain ko ulit ha, kung ano yung, kung sino yung soulmate nyo. So, for the meantime, basahin po muna natin etong ating oracle card, ano? So, start natin sa new life. So, siguro, ikaw, ano, Aquarius, sa mga nakaraang ilang buwan, siguro, super sweet kayo ng person mo. Super in love siguro kayo sa isa't isa, no? Then, kung ikaw naman ang Aquarius na single, tingin ko, super excited ka pag nakakita mo siguro yung crush mo, no? Kung ikaw naman ang Aquarius na may asawa na, no? Siguro, ganun din kayo. Sweet din kayo. Kahit na matagal na kayong kasal or matagal na kayong mag-asawa, nandun pa rin yung sweetness, nandun pa rin yung pagmamahal sa isa't isa, yung kasabikan nyo sa isa't isa, no? So, tingnan nyo yung baraha, no? Parang pagising sa umaga, katabi mo siya, naglalambingan kayo. Kahit wala naman kayong lambingan, nakakita ko, no, na automatically, sa loob ng puso nyo, meron pa rin pagmamahalan. Merong love na talagang namumuo, ano? So, yan ang pahiwatig ng new life na oracle card. And next, meron tayong the fate. Ito naman, tingin ko, nakikita ko na ikaw Aquarius, ano? Tingin ko, very optimistic kayo ng person mo. At ang baraha natin, nagpapahiwatig na may kanya-kanya kayong ugali. Na hindi nyo talaga, siguro hindi nyo talaga mag-give up kahit na mahal nyo ang isa't isa. Parang tipong, siguro ano, sinasabi mo na, ito ako eh, ito ang ugali ko, dapat tanggapin mo. So, tingin ko, yung ganyang pag-uugali mo, hindi naman malaking issue sa inyong dalawa yan, ano? Kasi, tingin ko ganun din yung person mo eh, yung partner mo eh. Tingin ko, may ugali kayo na dapat na kahit nasabihin yung pareho kayo ng ugali, ng ganyan, ano? Na hindi kayo magpapakumbaba, hindi kayo magpapatalo, sinasabi ng baraha, mag-slow down din kayo. Kahit na sa ngayon, ano, hindi naman big issue para sa inyong relasyon or para sa inyong dalawa, ano, sinasabi naman na slow down, okay? Then, meron tayong to the sea. Yung to the sea naman, sa nakikita ko sa barahang ito, tingin ko, ikaw, ano, kung ikaw ang Aquarius na babae na nanonood ngayon, kung may seryosong bagay kayong dapat pag-usapan ng iyong person, ano, then, hindi mo alam kung ano ang maisasagot mo or magiging decision mo, no? Then, sinasabi ng baraha na siguro mas maganda, ipaubaya mo na lang sa person mo. Then, kung ikaw naman ay lalaki na Aquarius na nanonood nito, sinasabi ng baraha na basahin mo na lang ang mukha ng person mo. At doon ka mag-decide. Basahin mo na lang yung mukha. Malamang siguro, hindi mo masyado nakakita yung mukha ng person mo dahil siguro may takot ka rin, ano, dahil pareho kayo ng ugali, ano. So, pero sinasabi, basahin na lang and then saka ka mag-decide, okay? And tingin ko, sa'yo, ano, Aquarius, may ugali na hindi ka talaga magpapatalo. Ano? Hindi ka magpapatalo sa person mo. So, depende siguro din yan, ano, sa bagay or sa sitwasyon, ano. Pero sinasabi ng baraha, let it flow na lang, okay? So, yan ang meaning ng ating tatlong oracle card, ano? Ngayon naman, tingnan natin yung breakdown ng ating main na baraha, no? So, dito, meron tayong 7 of Cups na reverse. Nagpapahiwatig ito na ikaw, Aquarius, nagpapahiwatig ito na confused ka. Tingin ko sa'yo, Aquarius, ano, nalilito ka nga sa ngayon. Malamang na yung iba sa inyo, hindi lahat, ano, may iba siguro sa inyo, lalo na yung mga single, ano, siguro, kumbaga, napakawalan nyo yung magandang oportunidad na lumapit sa inyo, then, hindi nyo na hapanghawakan, ano, na dapat sana yung taong yon naging person nyo na, ano, naging partner nyo na, or naging boyfriend nyo na, naging girlfriend nyo na, na napakawalan nyo.
kumbaga ano eh, siguro nasulot ng iba. Then siguro yung iba naman, parang wala kayong makitang susunod na progress sa inyong relasyon, ano? Halimbawa kung meron ka ng person, ano? Sinasabi na siguro hindi nyo makita yung susunod na progress ng inyong relasyon. Kaya siguro nalilito ka. Siguro yung iba sa inyo may mga dapat kayong pagpilian. Siguro kailangan timbangin nyo yung sitwasyon nyo, no? Siguro may kailangan kayong timbangin. For example lang to, ano? Hindi ko alam kung anong sitwasyon nyo eh. Kasi general reading to, no? So for example, titimbangin nyo yung family nyo or yung sa yung person nyo or yung sa work nyo or yung sa person nyo. So may kailangan kayong timbangin, ano, kung ano ang mas nakakataas, kung ano mas kailangan, kung ano mas dapat i-prioritize nyo, no? So yan ang sinasabi ng ating baraha, no? May dapat kang pagpilian. Kailangan may timbangin ka or kayo kung may karelasyon ka na, no? Yung iba siguro sa inyo nagiging materialistic, kaya siguro nalilito kayo kung sino ang pipiliin nyo. Kung yung may pera na guy o yung isa naman, ewan, kung may pera ba or tingin ko walang pera pero gwapo naman, ano? Siguro yung iba sa inyo, no? Nalilito dyan. So, kailangan nakakaalam ng sitwasyon nyo, no? Then, meron tayong Six of Wands. So, tingin ko, kailangan mo ng supporters para sila ang mag-cheer sa'yo, no? Kung sino ang pipiliin mo. Kung single na Aquarius ka, malamang na new love ang darating sa'yo. Yung iba naman, kung LDR kayo at ito ang dahilan ng pagkalito mo, tingin ko, magkakasundo naman kayo, tingin ko. Tingin ko, wala naman kayong pag-aawayan kung saan kayo titira, no? Like for example, kung sa ibang bansa or sa bahay ng person mo, kasama niyo ang family niya, yung mga ganun ba? At tingin ko kayo mismo, alam niyo na kung paano niyo mapapabuti ang inyong relasyon, ano? Kung kayo ay LDR, ano? So meron din tayo ditong Six of Cups na reverse. Tingin ko ikaw ang sasama sa person mo. Kung sakasakaling maglilipat kayo, tingin ko ikaw ang sasama. Tingin ko iiwan mo kung ano man ang meron ka ngayon. For example, yung trabaho mo, siguro titigil ka na lang. Bawa taga-ibang bansa itong person mo, no, itong karelasyon mo. Siguro, i-give up mo yung trabaho mo at pupunta ka, magre-resign ka at sasama ka sa pupunta ka, kung bawa, Amerikano, di ba? Pumunta ka sa Amerika, yung gano'n. Or yung Japanese naman, dito ka sa Japan. Yun ang nakikita ko, no? So, tingin ko meron kang iiwan. Ito ang sinasabi ng ating baraha, no? Six of Cups. And then, kasi tingin ko sa'yo, no, Aquarius, at this point, sigurado na, parang ikaw, ano, sigurado ka sa gusto mo. Tingin ko, nakafocus ka sa future mo. Siguro, meron kang mga image sa isipan mo, no, kung anong gusto mo. Tingin ko may dreams ka eh. Kasi yan din ang pahiwatig ng ating Six of Cups, ano? Kung titingnan naman natin dito sa the world na baraha, which is reverse, hindi lahat ng Aquarius, ano? Pero sa nakikita ko sa baraha na parang tingin ko may gusto kang takasan. Meron kang gustong takasan. Ito ang nagpapahiwatig, ano, ng the world reverse, plus yung ating ito, Seven of Cups na reverse. So, itong ating the world, Seven of Cups na reverse. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong talikuran eh. Kaya siguro, pumayag ka na sumama na lang sa person mo. Siguro yung iba sa inyo, no? Dahil siguro sa kabuhayan nyo or may obligasyon siguro kayo, no? Na yung iba siguro sa inyo na siguro nagsawa ka na, no, Aquarius. O kaya naman siguro gusto mo maiwasan mga issue sa lugar niyo, no. Kaya naman ang sinasabi sa iyo ng the world na reverse na barahang ito, ano, mukhang magiging successful ka naman sa love life mo. Pero may lungkot sa iyo. Siguro dahil lilipat ka ng bahay or lugar,
siguro yung iba sa inyo, no, mawawalay kayo sa pamilya nyo. Hindi ko alam kung anong, kung single mom ba kayo, or, basta ito, babasahin ko lang yun sa baraha, no? So, kayo na ang nakakaalam ng sitwasyon nyo, no? Kung ano yung mawawalay sa inyo, no? So, sinasabi kasi ng baraha na, siguro, dahil lilipat ka nga ng bahay or lugar, ano? Na malamang na mawalay ka sa pamilya mo. At kung sakali man na may iniiwasan kang issue, sinasabi sa iyo ng the world card na to, no? Na reverse na, no? Na maigi siguro kung magkakaroon kayo ng closure. Maigi magkaroon kayo ng closure. Mas maigi na magkaroon talaga kayo ng closure. Kung ano ba yun? Kung ano ba yung gusto mong iwasan o yung mawawalay sa iyo, no? So, bago ka man lang mawalay, dapat magkaroon kayo ng closure. So, dito, meron tayong chariot. Talaga sinasabi na, ano ba yung chariot sa Tagalog? Kalesa? Talaga sinasabi ng baraha na aalis ka na talaga. Yan ang pahiwatig ng ating baraha, ng ating kalesa dito. May dalawang kabayo dito. So, kung sinasabi ng ating Seven of Cups na reverse, na confused ka, tingin ko, hindi na pagdating dito. Kasi diyan nakatuon yung pag-iisip mo eh. At sabi nga ng ating ano, no, Six of Cups dito, no, na reverse, ano, na confused ka, pero ngayon hindi na. Kasi nakafocus ka na sa future mo. Na malamang talagang iiwan mo yung mga mahal mo sa buhay siguro. Dahil lang sa person na to, no? Kasi tingin ko, ito ang dreams mo. So, tingin ko, handa ka nang sumama dito sa person mong to, eh. Hindi ko talaga alam, ano, kung ano talaga ang sitwasyon nyo, no, Aquarius? Mas kayo ang nakakaalam ng sitwasyon nyo. So, take what resonate, ha? And leave the rest, okay? And then, meron tayong the Fool na baraha dito. Reverse. Nagpapahiwatig ito na may manggugulo. Plus yung itong the world na reversed, meron ka kasing unfinished business. At itong ating Seven of Cups din kasi, sinasabi na umiiwas ka sa mga issue. So may manggugulo kasi may unfinished business ka at gusto mong umiwas. Pero ate, itong Seven of Cups na reverse natin, umiiwas ka sa issue. Hindi ko alam po anong issue, baka yung iba sa inyo na may issue siguro. Hindi ko alam, ano? Siguro yung iba may dating asawa or may dating ka-live-in. Ewan ko, no? Hindi ko alam. Kayo lang nakakaalam yan. Pero ang sinasabi ng ating baraha na the world reversed, meron kang unfinished business. Kaya siguro may mga manggugulo sa yung tao. Kaya pala lumabas yung ating to the Sina Oracle card. Kasi siguro, hindi ka makapag-desisyon. Malamang may takot ka. Malamang nalilito ka, no? Kaya naman, meron tayo ditong Two of Pentacles. So, kailangan yung decision mo, i-prioritize mo. Ito ang pahiwatig yan, eh. Two of Pentacles. Para sa'yo, ha? So, dito kasi, kailangan mong balansehin ang sitwasyon. Na tingin ko, ikaw lang talaga ang ikaw ang may issue na gusto mong iwasan or gusto mong talikuran. Pero, kailangan mong magdesisyon at kailangan alamin mo kung ano talaga ang iyong ipiprioritize, ano? Yung iyong priorities. At tingin ko, itong person mo, gusto niya kasi ng siguridad sa relasyon niyo. At kung makakapag-desisyon ka, syempre, mapapanatag ang kalooban ng person mong to, no? At kung sakaling may sinisikreto ka sa person mo, tingin ko mas maganda na maging honest ka, maging open ka sa kanya, sa person mo. Kasi meron tayong, Ace of Wands, sorry. Meron tayong Ace of Wands na reverse. So, itong Ace of Wands na reverse natin, malamang kung hindi ka honest, hindi ka open dito sa person mo,
mawawalan siya ng lakas ng loob na ipaglaban ka, syempre, no? Ipagpatuloy yung inyong relasyon. Siyempre, kung hindi ka honest, hindi ka open sa kanya, hindi niya mababasa yung saloobin mo. Hindi niya alam kung anong tunay mong iniisip, di ba? At pag nagkaganon, malamang na madidelay ang paglipat mo sa lugar o sa bahay o kung ano man, ano, or malamang yung relasyon nyo rin, ano? Kung ano yung binabalak nyo yung paglilipat. So, malamang siguro magkakaroon ng delay dahil magkakaroon din kayo ng conflict, pagtatalo. Malamang mayroon din hahadlang din sa inyo, no? Kasi ito rin ang pahiwatig ng Ace of Wands, may hahadlang. So, ikaw mismo, kailangan gumawa ka ng paraan, ano, para hindi magkaroon ng hadlang, hindi magkaroon ng distraction. So, kailangan magplano kayo, no? Or, kung hindi naman, yung iba sa inyo, no, yung may issue. Kasi meron kayong dream sa future nyo. So, focus kayo doon. Pero, kayo rin ang gumagawa ng distraction, kayo rin ang gumagawa ng hadlang. Then, meron tayong Three of Swords na reverse dito. So, tingin ko, ma-overcome nyo naman kung ano ang magiging hadlang, magiging distraction. So, yung pagiging confused mo, siguro, may mga nalaman din itong person mo, no? Sa pagkatao mo siguro. Siguro, nag-open ka. Hindi ko alam. Siguro may nakuha rin siyang impormasyon. So, sinasabi ng baraha, kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, kailangan magkapatawaran kayo. Kung gusto nyo magpatuloy ang inyong relasyon, ano? Then, meron tayong Five of Wands na reverse din dito. Sinasabi ng baraha na eto, so kung ano man yung mga gulo, mga issue, mga hadlang, eto ang nagpapahiwatig na ma-overcome nyo yan. Matatapos ang gulo. At tingin ko kasi, no, itong person mo, ayaw niya kasi ng gulo. Kaya siguro, maglalabas siya ng agreement. Agreement niya siguro, no, para matapos na ang kaguluhan. Hindi ko alam kung anong klaseng agreement, ano. Kailangan nakakaalam niya, no. Pero gusto ng person mo, matapos yung kaguluhan niyo. Kaya pala, ito, yung ating The Fates ay lumabas. Itong oracle card natin. Kasi sinasabi ng oracle card na hindi niyo mababago ang isa't isa, yung ugali niyo, no. Kailangan acceptin niyo ang bawat isa para mag-work ang inyong relasyon. Kaya siguro, maring hindi naman sinasabi magpakumbaba, pero ang sinasabi ng baraha, maging honest ka, maging open ka sa person mo. Then, itong person mo, siguro, kung ano man yung tinatago mo, siguro tatanggapin ka niya. So, ito ang pahiwatig, matatapos yung inyong gulo, matatapos ang inyong gulo, pero syempre, para matapos yan, siguro magkakaroon kayo ng agreement, kasunduan, para pareho kayong satisfied, ano, sa kalalabasan, sa magiging relasyon nyo sa future, ano. Kasi doon ka nakafocus, eh. Yun ang dreams mo. So, kailangan mag-usap kayo ng masinsinan. At matatapos din naman kasi yung mga gulo, ano. So, nasa sa inyo yan. Then, meron tayo dito yung Seven of Swords. Yung bottom deck natin. Ito, nagpapahiwatig na confess. So, kailangan mag-confess ka na, be honest, kung ano yung tinatago mong issue, or kung ano ba yun, ano. Hindi ko alam kung tinatago mo, or ano, kaya nakakaalam yan, pero ang sinasabi ng baraha, confess. Then, matatapos ang mga conflict. Okay? So, Aquarius, yan ang resulta ng ating main na baraha. Then move on tayo sa ating angel number. So may nakakita akong angel number Ace of Wands, Two of Pentacles, and then Three of Swords. 1, 2, 3. Angel number 1, 2, 3. Sinasabi sa'yo, kung isusuko mo ang iyong pagkabalisa at pag-aalala, ang iyong sitwasyon or ang inyong sitwasyon ay mapapabuti. And then, meron naman tayong 7. 7 of Cups and then 7 of Swords. 77. Angel number 77. Ang pahiwatig nitong angel number 77, ayos lang yan. Meaning, kung ano man ang pagkatao mo, sinasabi ng angel number 77, ayos lang. Kung ano yung life status mo, ayos lang. Kasi, tingin ko, kung ano man yung sikreto mo, no, at siyempre sinasabi nga, confess, di ba? Kailangan maging open ka, maging honest ka.
pagtapat mo sa kanya. So, sinasabi namang angel number 77, ayos lang. So, tingin ko, itong person mo, wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya, maging tapat ka. Okay? Yun ang pahiwatig ng ating baraha. And then, maliban pa dyan, meron akong, yes, eto, yung ating Ace of Wands, Two of Pentacles, Three of Swords, plus yung ating angel number 77, pag pinagsama ang meaning nito, sinasabi na ayos na isuko mo yung mga pag-aalala mo. Ayos lang, okay lang. Okay lang na isuko mo ang yung pag-aalala. At pagkabalisa mo sa iyong person. Plus, meron ako nakakitang six of Wands, Six of Cups. So, angel number 66. Sinasabi na maging sincere ka sa person mo. Balutin mo siya ng pagmamahal. Pag binalot mo siya ng pagmamahal, then, kung ano yung binigay mo, yun ang babalik sa'yo. Yan ang pahiwatig ng ating angel number 66. Okay? So, move on na tayo sa ating soulmate na computation. Ano? Meron tayong number 15, number 9, number 7. So, katulad ng sabi ko kanina, ano, kayo Aquarius, nag-start ang inyong zodiac sign sa January 21st hanggang February 19. So, meaning, ito, February 7, February 9, February 15. Sorry, walang January. So, pipili tayo dito, no? So, dito sa nakakita ko, ano, February, start natin sa dito sa number 7. Ito, ang computation nito, no, sandali lang. Anuhin ko lang yung ating, katulad ng sabi ko kanina, no, meron tayong Bible ng astrology. And then, nakasulat kasi siya sa Japanese. Sandali lang, ha? Okay, February 7 na Aquarius. Yung birthday mo, February 7. Kung ang birthday mo is February 7, then ang soulmate mo malamang ang birth date, birth date, month and day, ano? So malamang yung January 23, February 21, March 19, April 17, May 15, June 13, July 11, 31, August 9, 29. September 7, 27, October 5, 25, November 3, November 23, December 12, and December 21. Okay? Sana na-get nyo yan, ano? And then, move on tayo kay February 9. Aquarius na, pinanganak ng February 9. Ikaw naman, ang iyong soulmate, ha? Gagawin mong sanggunian lang, ano? Malamang na ang iyong soulmate ay pinanganak ng January 16, January 21, February 14, February 19, March 12, March 17, April 10, April 15, May 8, May 13, June 6, June 11, July 4, July 9, August 2, August 7, September 5, October 3, November 1, and wala tayong December. So, hanggang November ka lang. November 1st, okay? And then, doon naman sa mga pinanganak na Aquarius ng February 15. Ikaw naman, February 15, ano? Ang soulmate mo, ang kanyang birth month and day ay January 2, January 28, February 26, March 24, April 22, May 20, June 18, July 16, August 14, September 12, October 10, November 8, and December 6. Okay? Sa yan, yung mga binigay ko po sa inyong month and at day, ano, na malamang kayo Aquarius, ano, yan ang inyong birth, month, and day ng inyong soulmate. So, ang soulmate, marami yan, ano? Iba yan sa twin flame, iba yan sa twin ray. So, dahil sa may mga nag-request po sa inyo, nag-send po sa akin sa messenger na gusto nyo malaman kung ano ba ang sign, kung sino ang inyong soulmate. So, ayan, kinompute ko po, pero gawin nyo lang itong sanggunian, ha? Gawin nyo lang itong reference kasi wala tayong gear, eh. Ang meron lang akong computation, yung month nyo and yung day, okay? So, gawin nyo lang po yung isang reference, okay? So, Aquarius, hanggang dito na lang po ang ating reading. Then, siguro, try natin din, ano, sa ibang zodiac sign itong computation para malaman nila kung sino yung kanilang soulmate din, ano? Pero dahil nga marami, ano, mahaba hanggang
ang isang zodiac sign, mahigit 30 days, ano? So, pipili lang tayo ng tatlo kung sino yung laki na mapipili natin. Sila lang ang bibigyan natin ng ang kanilang soulmate na birth month and birthday. Okay? So, Aquarius, hanggang dito na lang. Ikaw na bahalang umintindi kung ano ang naka-resonate sa iyo dito. Okay? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. Stay safe po kayo. Namaste po.